ang Malolos Constitution. Noong Hulyo 18, 1898, nagbigay si Emilio Aguinaldo ng isang dekreto na humihingi ng halalan ng mga delegado sa Revolusyonaryong Kongreso. Ang isa pang dekreto ay pinahayag makalipas ang 5 araw na nagdedeklara na si Aguinaldo ay magtatalaga ng mga kinatawan ng Kongreso sa kadahilan ng ang pagsasagawa ng halalan ay hindi praktikal sa panahong iyon. Inatasan niya ang 50 delegado. Alinsunod sa 2 dekreto na ito, tinipon ni Aguinaldo ang Revolusyonaryong Kongreso sa Brasuain Church sa Malolos, Bulacan noong Setyembre 15, 1898. Ang unang makabuluhang pagkilos ng Kongreso ay ang pagpapatibay ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Setyembre 29, na ginanap sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Ang mga sumusunod na ilan pa sa mga kabilang sa mga pinakamalagang tagumpay ng Kongreso ng Malolos. Pagpapasa ng isang batas na nagpapahintulot sa Pilipinas na humirang ng 20 milyon mula sa mga bangko para sa mga gasto sa pamahalaan. Pagtatatag ng Universidad Literatura de Filipinas at iba pang mga paaralan. Pagbubuo ng konstitusyon ng Pilipinas at pagpapahayag ng digmaan laban sa Estados Unidos noong Hunyo 12, 1899. Sa pangunguna ng isang komite na pinamumunuan ni Felipe Calderon at sa tulong ni Cayetano Arellano ay ang isang burador ng konstitusyon ang nailikha sa unang pagkakataon ng mga kinatawan ng sambayanang Pilipino at ito ang naging unang republikano na konstitusyon sa Asya. Ang saligang batas ay naayon sa mga konstitusyon ng Mexico, Guatemala, Costa Rica, Brazil, Belgium at France. Matapos ang ilang mga revisyon, ang huling burador ng konstitusyon ay inihirap kay Aguinaldo. Ito ang naging daan upang ilunsad ang unang republika ng Pilipinas. Noong Enero 21, 1899, ipinahayag ni Aguinaldo ang tinatawag na Malolos Constitution. Ang Malolos Constitution ay ang unang mahalagang dokumentong Pilipino na ginawa ng mga kinatawan ng mamamayan. Ito ay nakaangkla sa mga demokratikong tradisyon na nagmula pa sa mga Amerikano. Tumika ito ng isang estadong Pilipino na ang gobyerno ay tanyag, kinatawan at responsable na may 3 magkakaibang sangay, ang ehekutibo, ang legislatibo at ang hudikatura. Tumawag din ito para sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang mga kapangyarihan ng ehekutibo ay dapat gamitin ng Pangulo ng Republika sa tulong ng kanyang gabinete. Ang mga kapangyarihan na panghukuman ay binigay sa Korte Suprema at iba pang mas mababang korte na nilikha ng batas. Ang punong maestrado ng Korte Suprema ay dapat ihalal ng legislatura na may pagsang-ayon ng Pangulo at ng kanyang gabinete. Ang Malolos Constitution ay ang espesipikong itinakda para maging panangga laban sa mga pang-aabuso at ibinanggit ang pambansa at individual na mga karapatan, hindi lamang ng mga Pilipino pati na rin ang mga dayuhan. Ang konstitusyon bilang isang buo ay isang monumento sa kakayahan ng mga Pilipino na ilarawan ang kanilang sariling kurso sa mga demokratikong linya. Sa isang panahon ng bagyo at diin, sinasagisag nito ang mga ideal ng isang taong lumitaw mula sa panahon ng dilim patungo sa liwanag ng daylan.